Sa pagsapit ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kalagitnaan ng kanyang termino, mas higit naging doble ang kanyang sipag upang maihatid sa bawat Pilipino ang ipinangako niyang pagsulong at pagunlad. Itong 2018, tiniyak ng Pangulo na maiparamdam sa bawat mamamayan ang tunay na malasakit, pagbabago at pag-angat ng kalagayan sa buhay. Ito ang Duterte on Duty. Ulat sa ginagawa ng Presidente. Pagsasaka ang isa sa mga pangunahing hanap buhay ng mga Pilipino, kaya binigyan prioridad ito ng Pangulo sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Free Irrigation Service Act at pamamahagi ng mga lupang sakahan sa iba't ibang lalawigan sa ating bayan. Kasabay nito'y isinaayos ng Pangulo ang mga proseso sa importasyon ng mga produktong pang-agrikultura. Ginawa ring business-friendly ang Pilipinas. Naging mabilis at simple ang mga transaksyon sa pagtatayo ng mga negosyo sa tulong ng Ease of Doing Business Act. Pinakinggan ng pamahalaan ang mga suliraning kinakaharap ng mga maliliit na negosyo at binigyan sila ng sapat na tulong upang matiyak ang paglago at pag-asenso. Ngayong 2018, binigyan ng suporta ang mga siyentipiko upang mas mapalawak at mapahusay ang research and development ng bansa. Tiniyak din ng Pangulo na malulusog ang mga mamamayang Pilipino. Pinaganda ang sistema ng health services para sugpuin ang mental illness, malnutrisyon sa mga bata at matiyak ang kalusugan ng mga nanay na bagong panganak. Kanya ring isinulong ang paglilinis at pagsasaayos sa Boracay upang maibalik ang taglay nitong ganda at maging modelo ng iba pang tourist spot sa Pilipinas. Nagkaloob din ng tulong ang Pangulo sa mga naging biktima ng giyera sa Marawi upang mapabilis ang pagpapatayo at pagsasaayos ng kanilang mga tahanan at tiniyak din na ligtas na sila sa mga terorista. Pag-iwas sa karasan at magulong sistema ang magiging daan tungo sa kapayapaan at kaunlaran. Kaya nilagdaan ng Pangulo ang iba't ibang batas para mapanatili ang katahimikan sa ating bansa. Binuksan din ang emergency 911 hotline para sa mas mabilis na pagresponde sa mga nangangailangan ng agarang pagsagip at upang ang bawat pamilyang Pilipino ay makapamuhay ng marangal, maunlad at matiwasay, isinulong ang mga karapatan ng mga manggagawa. Samantala, nilagdaan ng Philippine Systems Act kung saan isang identification card o ID na lamang ang kailangang ipakita upang mapadali ang proseso ng mga transaksyon sa gobyerno. Nais ng Pangulo na magkaroon ng magandang kinabukasan ng mga kabataang Pilipino, kung kaya binigyang suporta ang libreng tuition fee sa pag-aaral sa kolehiyo. Higit pa niyang pinagtibay ang pagsugpo sa paglaganap ng iligal na droga. Patuloy naman ang pagtulong sa mga kababayan nating nalulong sa masamang bisyo. Kasabay nito'y hindi niya pinabayaan ang ating mga overseas Filipino workers o OFWs. Sa ilalim ng Build, 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 napasigla ang ating ekonomiya, mas dumami ang mga imprastrukturang magsisilbing tulay sa malawakang pag-unlad ng ating bansa. Mas pinalakas din ng ating Pangulo ang ugnayang panlabas ng Pilipinas sa kanyang pagbisita at pagdalo sa mga mahalagang pagtitipon ng mga pinuno ng iba't ibang bansa. Ang makasaysayang pagbabalik ng Balangiga Bell sa bansa na nagsilbing hudyat ng paghihilom ng sugat na bunga ng digmaan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika noong 1901 ay ngayong 2018 din naganap. Laging iginigiit ni Pangulong Duterte na ayaw niya sa korupsyon. Kaya naman walang humpay ang kampanya laban sa mga irregularidad at illegal na gawain sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Labis-labis ang pagmamalasakit ng ating Pangulo sa bawat Pilipino. Sinikap niyang maging sandalan siya ng ating mga kababayan sa lahat ng krisis na kinakarap ng bansa ngayong 2018. Nakiramay siya sa mga naging biktima ng iba't ibang kalamidad tulad ng sunog, pagguho ng lupa, malalakas na bagyo at mga pagbaha. Personal niyang tinututukan ang pagtiyak sa kaligtasan ng ating mga kababayan tuwing may nananalasang bagyo sa bansa. At bilang patunay ng kanyang walang sawang pagdamay sa bawat Pilipino, inilunsad ang Malasakit Center na nagsisilbing one-stop shop upang mapabilis ang pagkakaloob ng serbisyong medikal at pagkakaloob ng libreng gamot sa mga mahihirap na pasyente. Walang kapaguran sa paglilingkod sa kanyang mga kababayan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Asahan natin na sa pagpasok ng 2019, lalo niyang pagbubutihin ang pagbibigay ng serbisyo sa ating lahat. Asahan niyo din ang patuloy na pakikipag-ugnayan ng PCOO sa sambayan ng Pilipino upang maipahayag ang lahat ng ito. Ito po si Presidential Communications Secretary Martin Andanar. At muli, ito ang Duterte on Duty.
Abangan sa susunod na taon ang mga gagawin ng Pangulo.